kagahinan dog ako do kayang suba kahalawon sapa kagarangan. Isa sa mga ginagalang na miyembro ng Panay Bukidnon si Norio Lozada, nakilala rin sa tawag na Tatay Mirasol. Tinatawag niya ang kanilang mga ninuno at mga espiritong nagtatanod ng mga gubat at ilog. Nilalakbay nila ang Ilog Halawod, ang isa sa pinakaimportanteng ilog na bungabagtas sa isla ng Panay. Sagrado ang ilog na ito para sa mga katutubo. Sa Hinilawod, ang epiko ng Panay Bukidnon, madalas mabanggit ang Halawod bilang tagpuan ng maraming pakikipagsaplaran ng mga tauhan tulad ni Labaw Donggon. At ngayon, dulot ng mga proyektong pangkaunlaran, peligroso na ang lagay ng ilog. Ang pinakamasakit niya, kanamon, sa project ng gobyerno, una-una sa pamuno sa niya, natawag nga niya, project ka niya o gobyerno, gin-contract ka ibang pungsod sa natawag nanda nga nagdaog sa piding, Koreano o kung taga-Korea. Pero, nagahambal kami nga ang ginapangayo naman kung dapat dagaan-dagaan-daad. Ay ginaintindi man naman nga project na gobyerno, hindi lang kami, kundi natawag nga pulig daya sa tanan. Naintindihan naman daya. Pero dapat daad nga hindi maglain niya buot naman. Ay maglain nga maakig kami kananda. Pero nagapakita nga kung hindi gid namo bala pagliwat-liwatin ka istorya, paagi pa sa sulit-sulit nga istorya, paagi pa sa liwat-liwat nga istorya, doro nga istorya, waay man ginatuman. Amuda kabangdanan nga kami lang gani nagamato-mato kag maghimo para lang sa among kaluwasan. Ay kung nasulit ko gid, kung matapos niyang project, magmarasakit amo gay, maihaw kami manok, maihaw kami kababoy, sabton pa bala nanda, ay kami gid mga marasakit kag magmaralatian, padoktor kami sa gobyerno. Ha? Pag abot amo sa doktor, bisan pa gani ya doktor, nakahangup kami nga naintindihan nanda kami, mahambal pa'y doktor nga, uli lang kamo, sir, tay, uli lang kamo, pamirkuhin ninyo dan, hay daway makamot na batyag, insang hindi katindog ng pasinti ninyo, basi kung mirkuhan, ti kung paluwas na mas mabaylan. Nagtatapos ang ritual na ito sa pag-aalay ng sayaw na binanog. Ang damam sa tuod may malain nga epekto, may mayadman nga epekto ka naman. Isa sa pinanakamalaing epekto, duro ang nawadaan ka lupa. Duro nawadaan ka baralayan. Duro'y nawadaan ka umah. Duro nawadaan ka parangabuhian. Pero yaman namin naman yung epekto, duro yung natawaan ka oportunidad niya makaubra. Nga ko sa dingin prioritize man yung mga IP niya makaubra. Ang ancestral domain. Hindi na nila dapat gawin. Kasi yung lugar na yun dapat sa amin ng mga IP. Ang binanog, traditional na mga South courtship dance nga naga-imitate ka movements kang pispis nga banog o kung dapay or hawk sa English. Ang hulag kang binanog naga-irag sa darwa ka pispis nga nagliyagay. Ngani ang pagsaot ka binanog may mga itikit. Ang hulag ka panyo may mga meaning para nga naga, para makakommunicate ang babae sa lalaki. Kay duro naga-arasawahay tingnan ka binanog. Ang muda ang saot nga binanog. May tatlo ka klase ya binanog. Ang tinig babaye, isa lang ka babaye kisaot. Mga binukot lang nakasaot. Why it partner? Bawal magpartner. Ang ikaduha, tinig lalaki. May isang babae, isang lalaki. Partner, binanog. Ang isa naman, lupit. Dalawang babae, isang lalaki, no love triangle. Kung sino yung magustuhan ka laki, tuya tara mapasiod ka panyo. Kung sino yung makasiod ka nakpanyo, kung isa nagadayunay, isa nagarasawahan.
Binukot ang tawag sa mga kababaihang tinatago sa madla mula nung sila'y bata pa. Sa paniniwalang mas magiging mataas ang kanilang estado sa lipunan ng mga Panay Bukidno. Sang una nga way ako gapagwaa dios palibot way jealous balay dayan gaparigos panilo kalim ako pangayotek tanan-tanan kun ano diyan kita mo asta matanda ko di darako anak iba daya ko malamat kuantara ti darako pagbukot ko away ko tubra mulang das kwarto. Manan mo sang una ang mga ginikanan sang una tong kanday nanay gita na ti mga anang nga bata iniginatag na sa bata na ti mga apo ti amuyang nag-arano ka naman apay tanay mga paha ko sang unang dumaan diya kag biningkit ga way rin yung pabailuhanan da parang marami is nanay patay. Ti awayon ako mga bugto ko ay giya kanakil inanay yasak ti hambal ko para wait awayon sanda kanakil sabuhi kapang daan ubus sa imo para way ako libog ti ginubos na pabaylo anang amo lang ya bilya hindi ko rin mapag iyatag daya ay bilang parang biyan. Dala na rin ng kahirapan naging kaugalian na ng mga Panay Bukidnon na iprenda o isangla ang mga mahalagang kagamitan ng kanilang kultura tulad ng pananamit, maging ang agong, ang instrumentong sumasabay sa mananayaw ng binanog. Sa barangay Bagumbong, sinubukan naming maghanap ng agong na magagamit sa pagpunta sa isang mananayaw na nakatira sa isang liblib na puok. Tidak mga prepare ada katulik ang ngayon. Ang buhay-buhay ito lang, guro ang paknama lang. Buhay patama ka kwadra, malaam na kara, patay di mga. Kira malaam na kara na patay. Kay nana, kay tatay na. Kay tatay na pagid, kaya tama rin naman mga malaam na dyan na. Anag na rin na lagi ka kami dyan. Isang sanong uri daging gamit. Kalin pagpatay ka nanay na karang nag-aubrang ito, pinaharam sa mga manu-ubrang mga mabay. Pinapananda pa mga mabayan na ginagamit na siya. Yung uri na nga gamit, masanong? Isang sanong uri na gamit? Buhay daga ba? May 1 year, 2 years. Buhay pa man? 1 year lang. No, haraman naman, gagamitin sa kabatangang karoon. Tapos, irintahan lang naman. Ibalik pagkatapos, pagka 25 tiaga, ibalik mo naman diya kami mo. Lumapit ka mo lang? Oo. Pero i-dargan naman doon karoon, gamitin sa kabatangang karoon, ipan na naman, irintahan naman di. Irintahan naman kami mo. Aga, ibalik may kanimo. 25 si aga pa. Ikaw mo, mas madura agong ka, matamaan mga pandas mga malanta. Sabi niya. Mong pakarwanan daan na nga parang nublian at mga malam dyan. Sa paghahanap ng mga matatandang mananayaw ng binanog, narating namin ang barangay Kabatangan sa kabundukan ng Lambunaw. Gagamitan namin ang hiniram na agong sa kalapit na barangay para may magamit ang mananayaw ng binanog sa Kabatangan. Dugay na? Dugay na? Raskula ko ito, tubataan naman ito. Kag mag-aram kami, tuluan kami lola. Gamay pa kami. Namo maangikwan gid mga malaam sa unaan itong binanog nga rin mga bata, ginatuluan na. Ay para mag-aram, meron ito, kundiin itong okasyon da.
ginadaraan na kami. Ayaw ay, ay kami pagsayaw di, ayaw ay matagong. Abi kumpirmi na may, may agong na di. Ah, kada magtingob-tingob kami kara may gasayaw di kami kariya. Ay mo lagi na panangik mga malaam. Ubus mo kardura, sinak pamarindas tao. Brigya. Tante gida adi. Ang binaang sa binanog kay manamo kasadyahan ka mga malaam sa una at ginabangon. Pero makabuto nga normal na makasulat. Normal. Siguro laban siguro do IT. Siya parte siguro. Siya siguro. Mga 600 abi tangko 300 mga 200 gid bai. Literate. Literate gid. Do puro literate nga amo na o. Sa mga old ba, pero kung mga bataan na sa bisay, aram na pero yung pa-assist nang galing. Kabalo na kami sa pa-assist. Ay ang alam, madama niya nang hindi ka basa mo yun. Thank you.
Selamat. Panig ng Iloilo, makikita ang itinatanghal, ang binanog sa mga pagtitipon. Ipinapabatid sa madla ang kultura ng mga Panay Bukidnon. Hangad din naman ng pamahalang lokal ng Lambunaw na ipalaganap ang binanog, lalo na sa mga kabataan. Diyan sa Lambunaw, may dyan kami nga isa ka-kultura nga ginasidibrar tuig-tuig. It's about binanog. Now, ang banog sa Tagalog, agila, lawin. Okay? And so, sa bukid sa Lambunaw, ang mga bukid nandiyan, may kustumbre sanda, nga ginasunod nanda ang hulag ka mga banog nga dyan sa panahon ka mating nga season. Ang Binanog Festival, gina-celebrate natin every year, gina-celebrate natin every year para maghatag importansya at the same time pagpalangga sa aton mga indigenous people, our Panay Bukidnon. Kapansin-pansin na naiiba ang binanog sa mga festival. Ang mga ganitong pagsisikap ng pamahalang lokal ay palaisipan sa katutubo. Ti why man kami ah? Why man kami nagalain kabuot ah? Ang nagasilid lang si isip namon nga hindi pada sanda kamaan nagailog siguro. Ginaintindi nyo lang ginaintindi lang naman. Buda gani nga sang nakita ko ta kada mga festival do disbalin. No nang luyay akong lawas. Eh. Ko para ka namon do ka kinamarit. Kalinang pugak nga kasi ka panaot kami nanong tinaratara nga pagsaot ko ako pambalot. Kumbaga way sa lugar nga panaot. Pagkagamit na nga nag-atuba nga angay ka dya, humlado yun kuduk laki ding anak nga angay ka dya, na nakita na mo nga naghulag bayi. Di kinahanglan kung sa istorya, sabdo na, pasunda na. Kaya dapat kung nagasautin mo binanong pasunod imong stepping, mabayhon ka anay, maripaso ka anay, masadsad ka, maisdoyong, tapos mapinanyo. Karuan na tara, pagsilid na tara, bagulang gani ikabayhon, hunos na doon panyo, kung magwaswas ka panyo. May palibot-libuto ng panyo, may iwas-was, may kutlo-ano lang. May man. Nga dagi-dagi. Kuno mga bugoto, lutungan nga pamati. Kamu kahoni panerenggani ninyo idoromansi. Ngaduruman si dagi ka mga lutungan huni kaginikanen. Nga abi lang abing harusan nga magtiripun kamu ablis ket madaugan magtiringeb et maduyugen nga balukatan ninyo'y mga lingkun pasauta ninyo'y balinoko tay malan tau dang ginuk nan ko sa ano de kamu nagpandayon ka sinaot sa ano. Sa sanguna na akong panahon, nang imong nga ginasagap, gali imong ginausisa, pagtuga kamahal nga Diyos ka diyang kalibutan, amo tong mga tao, may gahum to tana, mga propitahan to tana, siguro pagdihong ka mahal nga Diyos ka diyang kalibutan, kalupa ka ganit, amo tong mga tao gintuga na. Di may gahum to tanda, mga siraman, propitahan, ha? Oo. Oh. Karong mapatay to tanda, pwede tanda mabanhaw, ay may gahong, patay to kita mo. Oh. Oh. Pero mabanhaw na tanda, matalikod ka, mabanhaw. Your rain comes down, our praise goes up, your rain comes down.
sa kasalukuyan, ang hinahanap ng mga katutubo ay ang kanilang gahom, ang kanilang kapangyarihan laban sa pagpanaw ng kanilang kultura at higit sa lahat laban sa paninira at kawalan ng pagpapahalaga sa kalikasan at sa kanilang mga katutubong lupa. Ang mga maaram sa Isla ng Panay.